Yan mga kalupi ang nangyayari kay Grandista ni Rosanji. Parati na siya nagsungaba. Kasi hindi siya balance. Yan ang gagawa natin ng solusyon para hindi na siya magsungaba parati. Ayan. Tingnan nyo ang nangyayari mga kalupi. Minsan nabubugnot na rin ako. Panay na ang ayos ko ng Grandistang to. Anyo nga sa iyo, Yulbun. Anyo nga sa iyo, mga kalupi. Welcome back to my channel. So, nakikita nyo, mga kalupi, ang aking dalawang grandista ni Rosanji na naka-straight body na, mga kalupi. Hindi na siya katulad ng dati na naka-slant ng 80 degree. Kaya parati siyang tumutumba. Maganda nito, mga kalupi. Lahat ng grandista collection ko ay naka-acrylic base na. With magnetic yan, mga kalupi. Ito, panoorin nyo mga kalupi kung paano ko ginawa ng paraan ang kanyang paa para maging straight body at ang kanyang magnetic para sa kanyang acrylic base. Ayan. So ito, panoorin nyo mga kalupi. Una mga kalupi, tanggalin natin to kasi maglalaglagan yan. Pangalawa, tatanggalin natin yung kanyang paa or yung kanyang shoes. Babawasan natin yon mga kalupi para maging balance yung kanyang paa. So kung nahirapan o hindi basta-basta matatanggal, gamit kayo ng ako gumagamit itong negative na screw. So bali sinusuit ko siya mga kalupi or tinutungka ko nito para madaling tanggalin. Ayan. Yung iba kasi ay sobrang kapit ng glue kaya tatanggalin natin ito dito. So susuitin lang natin ng konti ko tayo. So wag bigla kasi baka masira yung mold ng or yung plastic niya mga lupi. So papangit kapag nasira yung kanyang plastic. Or konti-konti lang ang tungka para hindi masira yung kanyang sapatos o magkaroon ng damage. So natanggal na natin yung kanyang shoes. So ngayon, check natin dito kung ano yung diferensya. Kung saan siya kung alin yung babawasan natin dito. Check natin para maging balance siya ulit. Talipa pa lang. Ito. So para siya maging 90 degree. So yan. So babawasan natin yun mga lupi. Gamit lang tayo ng drill para mabilis. Check natin ulit. Kailangan maging ganito siya mga lupi. Ayan, babawasan natin ito. Itong part sa dulo ang bawasan natin mga lupi para maging pagano siya. Sa likod yung bawas mga lupi. Alright. So pagkatapos, lalagyan na natin siya ng glue. Bumili pa ako ng glue sa kanto. Ay, glue. Hindi, joke lang. So right, lagyan na natin ng glue yung kanyang paa.
natin ilagay yung kanyang ito. Natin siya yung straight. Steady lang natin mga lupi ng mga ilang minuto para umapit yung kanyang glue. Naka-straight body niya siya mga lupi. Hindi na siya naka-bend. So naka 90 degree balance na siya. Lagay natin itong kanyang ulo. So straight body niya siya mga lupi. So sunod natin gagawin ay yung kanyang base mga kalupi, yung acrylic base. Sa kanyang base naman mga kalupi, nagpakat ako ng 13 by 13 centimeter na acrylic, tapos pinalagyan ko ng edge dito na 45 degree. Maganda yung design niya. Tingnan niyo ito mga kalupi. Bumili na rin ako ng ganito para dun sa kanyang sleep pad, at the same time suporta na rin para hindi magasgas yung sa ilalim yung acrylic, kasi pangit ang acrylic kapag gasgas na siya mga kalupi. Kaya linagyan natin ng sleep pad yung apat na kanto niya mga kalupi. Papakita ko sa inyo kung paano naging ganito yan mga kalupi. Naging crystal siya yung kanyang edge. So ito ang ginawa ko niyan para maging crystal na katulad nito, finished product. So ito para sa lahat ng grandista ko. Una, kuha muna tayo ng sandpaper, pinakamanipis na, I think ito na yung pinakamatis, pinakamanipis 400, para maging flat or maging makinis itong edge niya mga kalupi. Ito ganito, lihain lang natin siya, maging makinis lalo yung kanyang edge, para pag sinunog natin itong tabihan niya pantay siya mga kalupi. Magandang tingnan. So pagkatapos, kuha lang tayo ng basahan para tanggalin yung mga existing dust. Tapos tanggalin lang natin tong kanyang cover na plastic, kasi baka masusunog to kapag sinunog natin yung tat mga gilid niya. Ayan. Right. So, tanggalin lang natin 'to. Ayan. So, susunugin natin 'tong mga kalupi ng light lang para maging transparent yung kanyang edge. Medyo wag nating masyadong stay sa isang side kasi baka masunog, at saka wag nating masyadong damihan ng init kasi nagbabubble yan mga kalupi. Pangit tingnan kapag nagbubble ang acrylic. So nagbabubble kasi siya kapag sobrang init, so kumukulo ayun. So pag nagkaroon ng bubble, pangit na naging resulta ng acrylic kapag ganun. So ayan mga kalupi, naging crystal na yung kanyang edge. So palamigin lang natin ilang minuto kasi sobrang init niyan mga kalupi. Ngayon mga kalupi, papakita ko naman sa inyo kung paano ko linagyan ng magnet yung kanyang paa. Okay? So kuha tayo ng isa dito. Ayan. Ito yung Grandista ni Rosoro. So ito yung kanyang foot support, foot stand. Ayan. So yun, may butas siya doon para kumapit.
So ngayon, lalagyan natin to ng apat na magnet. Tapos dito, apat din na magnet para sa counterpart niya, para kumapit sa base. Okay, so tanggalin lang natin to isa-isa. Gagamitin kong magnet ay maliit lang kasi pag malaki kasi, makikita siya dun sa ilalim kapag malaki yung ginamit natin. Kaya itong maliit ang ginamit natin. Ang size nito mga kalupi ay 3 by 1.5. so 1.5 yung kanyang thickness, tapos 3 yung kanyang circumference. So bali 4 yung ibabaon natin dito sa kanyang paa. So syempre gagamit tayo ng 3mm din na drill bit para sa pambutas sa kanyang paa. So kung gaano kakapal yung kanyang magnet, yun din yung lalim ng kanyang butas. Lagyan natin ng glue para makapit siya ng halupi. So pagkatapos natin lagyan ng apat na magnet yung kanyang paa, so dito naman tayo maglalagay sa kanyang acrylic. I-center lang natin mga kalupi kung saan natin ilalagay yung kanyang paa. So pagkatapos, babaligtarin lang natin yan para makita natin kung saan natin i-drill yung kanyang butas. Nakikita nyo kung saan yung tapat nung magnet, kung saan tapat yung magnet. So wala lang tayo ng marker para i-mark natin kung saan yung kung saan natin bubutasan. Doon. Tapos pa, ito yung tapat na bubutasan natin. Lagyan na natin ng magnet. So check natin yung kung saan siya positive to negative. So ibig sabihin pag ganito, so pag ganito siya mga kalupi. So ingat lang tayo, baka magkabaligtad yung kapit ng magnet. So mahirap magbalik o magtanggal mga kalupi. Kasi mahirap na siyang sungkitin kapag pinasok na dito sa acrylic. So yan, ikabit na natin yung kanyang magnet. Ikabit naman natin yung non-slip pad sa mura lang to naman dito. Chunon lang. So para 45 pesos. So bali 20 na yun kanyang laman. Ikabit natin sa apat na corner. So maganda kasi may ganito mga kalupi kasi pansuporta to sa gasgas ng acrylic. Buuin natin si Grandista Nero Soro. Patong natin mga kalupi. Yun, kumapit na siya. So kaya niyang iangat tong kanyang acrylic mga kalupi. Yan. So ganyan ka kakapit ang magnet sa kanyang paa. Hindi na siya basta-basta tutumba mga kalupi katulad ng dati. So sana nagustuhan nyo ang aking video. May nakuha kayong idea kung paano maggawa ng base or mag-design ng base ayon sa gusto nyo mga kalupi. So kung hindi pa kayo subscriber ng aking channel, please subscribe and click the notification bell below para ma-update kayo pag may mga bago akong video mga kalupi. So ayan na mga kalupi, si Grandista Nero Soro. Abangan natin mga kalupi ang susunod na Grandista. Maybe August or September ang release nun mga kalupi. Yun ay si Ace Nero Grandista na may hawak din siyang mag mga kalupi. Meron siyang dalawang part din mga kalupi katulad ni Sanji at ni Soro.
meron siyang hawag na mug, at tapos yung isa ay nag-aapoy yung kanyang kamay, mga halupi. So abangan natin yun, at nakaabang na rin sa kanya ang acrylic base natin. Lahat ng grandista ko, mga halupi, eto, tingnan nyo, mga halupi, ang finished product ng aking acrylic base grandista collection. Ito na nagtatapos ang ating video, mga kalupi. Sana nagustuhan ninyo. Ito ang yung kalupi. Lagi nating isipin ang buhay ay iisa lang, kaya wag na wag paglalaruan. So ito na lang ang ating paglaruan. So the best. Astig, di ba, mga kalupi?